So we are live now, Sir Edmund, and ngayon po, it's all yours. Yeah. Ito pala. Okay, good morning mga ka-Unified. We're hoping na nasa maayos po kayong mga kalagayan and safe. And at the same time, nasa malusog na pangangatawan. Okay, so magte-training po tayo uli. Itong training natin na to, syempre, it's all about network marketing, no? Kung paano natin palalakihin yung grupo natin. So, kasi usually po, ang mga kumikita ng malaki sa network marketing, most of them mga leaders, di ba? So, sinasabi dapat, agila ka, agila. So, paano mo malalaman kung agila ka? Okay? And pag sinabi, pagka leader ka, agila ko yan. Di ba? Leader ko yan. Kasi may mga traits ang mga agila na ability na you can learn from eagles sa mga leaders. Ano yung mga yon? Okay. These are the 7 leadership ability that you can learn from eagle. Pwede na ba yung mga ballpen nyo? Yes. Okay. Number 1. Okay. Eagle fly alone at high altitude. 'Di ba pag nakita mo ang agila lumilipad diyan, hindi yan lumilipad ng mababa. Lumilipad diyan ng napakataas na mag-isa. 'Di ba? At saka bibihira ka makita ng agila na lumilipad na dalawa, usually siya lang talaga. So ano ibig sabihin nun? Okay? Ang agila kasi, they can stand alone. Okay? It means that you have to stay away from narrow-minded people. Okay? Those that bring you down and keep good quality people. So it means that if you want to become successful sa ganitong klase ng negosyo, is that you need to mingle yourself with successful people. Okay? So minsan kailangan... may mga tao kasi tayo nakakasama na, alam mo yon, hindi naman natin sila dinadown or what. Kaya lang, yung maliliit yung pangunawa ba, yung hindi malalawak, mga negative people, yung sinasabi, okay, na tipong tao na hindi naniniwala sa sarili nila, hindi naniniwala sa ginagawa mo. Okay? So, pansinin mo, mga leaders, they can stand alone. Okay? Hindi sila umaasa o hindi sila dumidepende sa ibang tao. Okay, so malalaman mo pag isa ka ng agila is that you can do na kahit wala si upline, na kahit hindi ka nasusuportahan since alam mo sa sarili mo na ito yung business mo. So, you can do it. Tama? And alam mo kasi yung gagawin mo. So, isa sa mga traits ng mga agila is that they fly alone. Lumilipad sila mag-isa. Okay? Sabi nga eh, ang upline, di ba, merong sinasabi dyan eh, na pag nagsisimula ka that I do, you do. Pag marunong ka na, I do. Ay, no, sorry. Pag ka nagsisimula ka, I do, you watch. Pagka nagsisimula ka pa lang. Pag marunong ka na, sabihin ng upline sa'yo, I do, you do, dalawa na kayong gagawa. Pero pagka alam mo na, you do, I watch. So, in that case kasi minsan ang upline, minsan di ba, hinahayaan ka, feeling mo pinapabayaan ka na. Pero pag pinalipad ka ng upline mo, ibig sabihin nun, meron siyang tiwala sa'yo. Tama? Naniniwala siya sa kakayahan mo. And importante, syempre, pag ang upline mo naniwala sa'yo, dapat maniwala ka rin sa sarili mo. Diba? Kasi mahirap gawin ng sambagay pag ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka naniniwala. So it's very important na naniniwala ka sa sarili mo. At the same time, pag yung upline mo, pinalipad ka na niya, it means may tiwala siya sa'yo. Na kaya mong gawin yung ginagawa niya. Naniniwala siya sa'yo.
So always remember, guys, eagles fly alone. Okay? And they fly on a high altitude. Okay? Hindi ka lumili. Ang agila, makita mo yan pag lumipad. Bibihira ka nga lang makakita ng agila eh. Di ba? Hindi ka madalas nakakita ng agila. Kaya pag nakakita ka ng agila, tuwan-tuwa ka, may agila. Kasi very rare ang mga eagle. So kaya ang mga leaders, sa totoo lang, marami rin yan. Pero sa totoo lang, bibihira ka talaga makakakita niyan. So pag ikaw nakakita ka ng agila mo, alagaan mo na. Or even ikaw, kung agila ka, ituloy mo na yung paglipad mo. Huwag kang papayag na hindi ka lilipad ng mataas. Okay? That's number one. Eagle fly alone at high altitude. Okay? Number two. Okay. Eagle have an accurate vision. So, maliwanag na maliwanag. Di ba? Pansinin mo yung agila, kahit napakataas niyan. Pag nakita niya yung prey niya sa baba, unti-unti meron siyang strategy paano niya dadagitin yung prey niya. Okay? So, it means that have accurate vision and remain focused regardless the obstacle and you will succeed. So ibig sabihin ang agila pala naka-focus yan. Pag may nakitang prey yan o pag meron yang nakita na dadagitin niya o kukunin niya, naka-focus lang siya ron. Hindi marami ang tinitingnan niya para at least hindi nadidefocus siya. Ang agila pag may nakita siyang prey, nagpo-focus lang siya doon sa gusto niyang dagitin and hindi siya na-defocus sa mga obstacle na nasa paligid niya. Just like sa network marketing, ano, dapat dito, focus ka lang, malinaw yung vision mo. Ano ba yung vision mo? Sa pangarap mo. Na dapat any obstacle na dumadaan sa'yo sa paligid, nakapaligid sa'yo na challenges na dumadaan sa'yo, basta dapat naka-stay focus ka lang doon sa goal mo. Tama? Kasi ang agila pala, have an accurate vision. Saan? Sa goal nila na gusto nilang makuha. So kung agila ka, dapat naka-focus ka sa pangarap mo. Hindi kung saan-saan. Diba? Although, syempre, may mga challenges na yan. Hindi naman maaalis sa negosyo natin o kahit hindi naman sa unified o kahit hindi sa network marketing, ang challenges, hindi naman nawawala yan. Lagi nandyan yan. Basta always focus on the price. Diba? Dapat naka-focus ka. Yun nga, sabi ko sa training ko before, diba? Pagka nag-network ka, dapat ang mindset mo, ang vision mo, ang goal mo is 5 to 10 years from now. Diba? Hindi ka dapat mag-goal ng 2 months lang, 3 months lang, kasi wala namang yumaman na overnight success. Wala hong ganon. So, dadaan tayo sa proseso. Okay? And dapat malinaw yung vision. Pag agila ka, leader ka, malinaw yung vision mo, kung ano yung plano mo para makuha yung pangarap mo para rin sa grupo mo. Ano ba yung plano mo sa grupo mo? Dapat importante yun. Diba? Malinaw na malinaw sa'yo. So, number two is eagle have an accurate vision. Okay, ngayon ikaw bilang agila, ano ba yung vision mo? Ano ba yung nakikita mo? Okay, so maraming challenges. So dapat any obstacle katulad sa nangyayari ngayon, 'di ba? Yung situation natin ngayon, may challenges din. Pero dapat naka-focus ka pa rin sa goal mo. And this will pass. I believe this will pass. Itong challenge na nangyayari sa atin ngayon, this will pass. Actually, hindi naman siya obstacle eh. We're just preparing. Pini-prepare lang tayo, no? For the big setup, okay? Sa susunod na. For the comeback natin after this scenario. Ano ba yung... Inaano lang tayo? Pini-prepare lang tayo para sa pagtapos nitong... scenario na nangyayari sa atin, we have a big comeback sa negosyo natin. Tama? Okay, that's number two. Okay? Have an accurate vision. Okay, number three, eagles do not eat dead things. They feed only on fresh prey. So, ibig sabihin, ang mga agila, hindi yan kumakain ng mga patay na hayop.
ang hinuhulit kinakain nila yung mga buhay. It means that, guys, do not rely on your past. Okay? Do not rely on your past. Past is past. Matuto na lang tayo doon. Okay? Pero wala nang hindi na natin maibabalik 'yun eh. Tama? Hindi na natin maibabalik yung nakaraan eh. Matuto na lang tayo. Accomplishment. Keep looking for new frontier to conquer. Ibig sabihin, dapat naka-focus tayo ngayon at sa future natin. Okay, alam niyo ba kung bakit may mga taong merong may pride, may hatred, may resentment? That is because of the past. Dahil yun sa nakaraan. Hindi sila makapag-move on. Okay, bakit may mga tao na may fear, may doubt? Okay? Why? Because of the future. Ang point is, guys, yung future, hindi ito pa naman nangyayari, di ba? Hindi pa dumarating yon. Ngayon, yung past, tapos na. Yung future, hindi pa nangyayari. So, ano yung importante? Yung ngayon. Okay? And that is the power of now. Okay? So, keep looking on a new frontier to conquer. Okay? So, forget the past. Yung mga nakalipas, tapos na yun eh. Diba? Matuto na lang tayo ron. Huwag na lang tayo mag-dwell dun sa nakaraan natin para makapag-move on tayo. Importante na nag-move on tayo sa mga ginagawa natin kasi hindi ho tayo makaka-move forward pag palagi nating binabalikan yung nakaraan. Okay? Nakaraan na yan eh. Katulad niyan, yung situation ngayon. Yung sample ko lang, yung COVID-19 na yan. Andyan na yan eh. So, ano ba yung hindi natin pwedeng pigilan? Nandiyan na yan. So, ano yung pwede nating maiambag na para at least maging mabilis yung pag-recover natin is to follow the government. Okay? And nandiyan na yan. So, mag-look forward na lang tayo sa future, sa hinaharap. Okay? So, paano tayo mag-look forward doon? Sisimulan natin yan ngayon. Okay? Susunod tayo. At the same time, pagka natapos na to, actually we're just preparing lang no para sa pagbabalik natin after these challenges na nangyayari sa atin. Okay, I'm sure this will be a big comeback para sa atin to, no? Kaya kailangan ipe-prepare natin yung sarili natin and sa mga mangyayari na magaganda after this scenario na nangyayari sa atin ngayon. Okay, number three, guys, eagles do not eat dead things. They feed only on the fresh prey. So, it means do not rely on your past. Okay? Keep looking for new frontier to conquer. So, always think positive. Okay? Dapat lagi kang nakamalayo yung tingin mo. Okay? Ito, number four, maganda to. Okay? Eagle love the storm. Okay? Eagle love the storm. Achievers are not afraid of challenges. Rather, they relish them and use it profitably. Okay, so ibig sabihin, ang mga agila, hindi natatakot yan sa mga challenges. Okay? Rather, yung mga negative na nangyayari, they look at it in a positive way. Okay, parang ano, tingnan mo to. Di ba nangyayari sa atin, home quarantine? So, ibig sabihin, kahit home quarantine ka, pwede ka pa rin pala kumita. Bakit? In a positive way. Not you can use the online. Why? Unified Products and Services is online business. Okay? You can sell it your products online. Okay? You can pwede mo pa rin gamitin yung mga services natin like bills payment. Okay, buti nga, di ba, yung government natin o yung mga establishment, private companies, nagbigay sila ng leeway para at least hindi muna tayo magbayad ng mga bills natin. Pero kung sakali man, pwede pa rin kasi meron tayong system na pwede kang magbayad. Okay, ngayon,
pwede mo yang ipakita sa mga kaibigan mo na kahit ikaw ay nasa bahay, pwede ka pa rin makabayad, pwede ka pa rin magka-business. Okay, tingnan mo ha, negative, hindi makalabas kasi may quarantine.